Welcome back mga ma'am and sir sa aming channel. So meron naman tayo ngayong bagong video. So ito po ay noong May 4, mga bandang alas 7 ng umaga. So ito po ay araw ng Huwebes, no, dito sa Koronadal City, South Cotabato, Region 12, Philippines. So ayan po, sana ma-enjoy nyo po yung video namin, no. Parang nag-tour na rin kayo dito sa aming lungsod. Ayan po. So sa mga may balak na pumunta dito sa amin, at least dito sa aming video ay ma-familiarize nyo yung aming lugar. And then sa mga taga-Koronadal dyan, no, lalo na yung mga OFW or nasa ibang lugar sa ngayon dito sa Pilipinas, ito na po yung Koronadal City sa ngayon po as of May 4. So ngayon po, daily routine namin, pupunta kami ngayon ng Koronadal National Comprehensive High School para ihatid si Ate Jessica sa kanyang school. Then after dito ay ihahatid naman namin si Sophia sa NDMU IBED. At pagkatapos ay si Mrs. naman ang ihahatid ko doon sa Gaisano Grand sa kanilang office sa Social Security System. At after na mahatid ko si Mrs. ay didiretso na rin ako sa aking office dito sa DepEd, no, sa Schools Division Office of South Cotabato. So itong Koronadal guys, meron ding separate na division office ang Koronadal City. So sana guys, mga ma'am and sir, sana ma-enjoy nyo itong video namin, no. Makikita nyo yung mga lugar namin dito sa lungsod ng Koronadal, yung mga iba't ibang mga landmarks namin dito, yung mga kalye, paaralan, ospital, mga mall, at mga ibang lugar pa na madadaanan namin. So if ever na makabisita kayo dito sa aming lugar, at least familiar na kayo, no, sa mga iba't ibang lugar namin dito sa Koronadal City. So ayun si sir guys, na nakamotor na nakasinelas. So ngayon guys ay balik ulit tayo dito sa highway. Ito po yung General Santos Drive. So yung direction natin is going ito sa city proper, sa pinakasentro ng lungsod ng Koronadal. At ito din po yung direction papunta ng General Santos City. So approaching po tayo sa pinaka landmark ng Koronadal, itong tinatawag namin na round ball o rotonda. So sa left side guys, dyan papasok yung palengke. At saka doon naman sa may intersection pa kanan ay papunta din yun ng school ng Koronadal Central Elementary School. So nga pala mga ma'am and sir, no, kung mapapansin nyo, marami na tayong na-overtikan ng mga motorsiklo kagaya po nyan. So kung mapapansin nyo, yung iba po ay naka-chinelas. So ang tanong ba, meron bang batas na nagbabawal sa pagsuot ng chinelas habang nagmamaneho ng motor? So ito po yung pag-usapan natin ngayon. As per LTO Administrative Order Number AHS-2008-015 dated May 15, 2008, Rules and Regulations for the Use and Operation of Motorcycles on Highways, Section 11, Penal and Other Provisions, the following fines or penalties shall be imposed against those who violated these rules and regulations. So sa paragraph E po ng Section 11, for wearing of flip-flops, sandals or slippers, or being barefooted while operating motorcycle or scooter on a road or highway. So isa po siyang violation pag hindi tayo nakasapatos, no, habang nagmamaneho ng motor. So bawal po yung naka-flip-flop, naka-sandal at saka naka-chinilas, or yung nakapaa lang habang nagmamaneho. So yung first offense natin guys, meron tayong 500 pesos. For the second offense, 700. At saka sa third offense, merong 1,000. At maribok pa yung ating driver's license. So
Every time na magmamanito tayo ng motor, malayo man o malapit, dapat nakasapato. So if ever na mayroong LTO, pwede po tayong parahan at bigyan ng violation. Kaya mga ma'am and sir, no, pag magmamotor tayo, dapat nakasapatos para iwas din po sa abala in case na mayroong LTO at baka tayo ay magkaroon pa ng penalty. So marami namang mumurahin na sapatos, no? Ito pa yung mga ibang provision ng Section 11. So for letter A or paragraph A, for failure of driver or rider and or backrider to wear prescribed helmet, a fine of 1,500 with accessory penalty of driver or rider attending a seminar on traffic safety management to be conducted by LTO. So ito talaga ito yung pinaka strict na ini-implement, no, yung no helmet no travel policy. So dapat yung driver at saka yung rider ay naka-helmet. So dito po sa amin sa Koronadal ay talagang higpit na pinagbabawal ang pagmaneho ng walang helmet. At dapat din po standard at may ICC mark yung ating mga helmet. Sa paragraph B naman po ng Section 11, for carrying more passengers other than the back rider or cargo, other than the saddlebags and luggage carriers, a fine of 1,000 pesos. So ang allowed lang po talaga na pasahero ng motor ay isa. So isang driver at saka isang back rider. So pag lumampas doon ay magiging violation na. Ganun din po pag may mga extra tayong karga, no, other than the carrier or yung saddlebag natin. So pag may karga na tayo na iba, no, magiging violation na rin po ito. Sa paragraph C, for defective accessories such as headlight, taillight, signal light, side mirror, and horn, a fine of 1,000 pesos. So, kaya nga guys, bago tayo magbiyahe ng ating motor, dapat po ay i-check natin, no, kung okay ba yung ating mga accessories, kagaya ng ilaw, yung taillight natin, signal light, side mirror, at saka busina. Ganun din ang ating stoplight, no? So dapat i-check po natin dahil pag defective po yan at mahuli tayo ng LTO enforcers ay magiging violation din po yan. Sa paragraph D naman po, for modifying any parts of the original designs of a motorcycle or scooter without approval of the LTO and the DTI, a fine of 2,000 pesos. So medyo malaki-laki po ang penalty natin dito, no? So pag minodify mo, ibig sabihin iniba mo sa original na parts, no, o yung stock parts niya, kagaya ng gulong pinaliitan mo, yung side mirror iniba mo, no, ginawa mo maliit, or iniba mo yung design, yung mga ano pa ba, manibela, no, pinalitan mo. So yun po ang mga sample ng modification, lalo na yung tambutso. So pag inopen pipe mo, talagang magiging violation siya. At imagine guys, 2,000 pesos po yung penalty diyan. So yun po mga ma'am and sir, no? So tandaan po natin na ang pagmamaneho ng motor na nakatsinelas lang or nakasandal ay isa pong violation. So may penalty po siya. So huwag kayo magtaka kung paparahin kayo ng LTO enforcers kahit nasabi ninyo na kompleto naman yung gear ninyo, no? Naka-helmet kayo, lahat kompleto, walang modification yung motor nyo, pero nakatsinelas kayo, so magiging violation pa rin yun. So tandaan nyo po guys yung nasabi ko na kanina, no, yung mga other provisions ng Section 11. So yun po ang dapat natin pag-ingatan, at dapat kompleto po yung ating mga motorsiklo bago natin siya gamitin sa highway. So dito din pala guys, paglabas namin, ayan, tingnan nyo guys, ha. Ayan. So meron pa kami nakasalubong na pickup na bumaba po dyan ng kanyang estudyante. So violation din po yan, no? Ayan, talagang pumagitna siya. So ang violation niya ay obstruction. So obstructing the free passage of other vehicles while discharging or taking passengers or loading and unloading freight, or driving a motor vehicle in such a manner as to obstruct or impede the passage of any vehicle. So meron po siyang fine na 1,000 pesos. Ayan po, nilapitan po siya ng traffic enforcer. So
kung magbababa man kayo ng pasahero o ng kanyang mga karga, so dapat nasa tabi kayo ng daan at huwag sa gitna. So itong Balmore Street test na ginagawang diversion road, siguro more or less nasa 10 kilometers ang whole stretch ng kalyeng ito, no? So in case na sarado yung Jensen Drive, no, halimbawa may mga parade or iba pang mga okasyon, so dito dumadaan yung mga sasakyan from General Santos to Tacoronga City area, and from Tacoronga City naman going to General Santos, so pwede magdaan dito. So ito yung isa sa mga diversion roads ng Koronadal, kaya lang medyo ano siya, guys, masikip lang. Ayan, so pagaya niya may nakatambay ng mga trucks. Ayan, at saka ito ay part na ng barangay Santo Niño ng Koronadal. So itong nakapadel sa kanan niya na po ang likod ng Gaisano Grand. So may gate yun doon sa gitna, kaya lang sarado siya mga 8 o'clock pa kasi yan mong binubuksan. Kaya iikot talaga kami pabalik ng highway, tapos saka ko i-drop si Mrs. Ngayon, guys, ayan, palabas na kami ng highway ulit, no? So ito na yung Jensen Drive. So kakanan tayo kasi yung pakaliwa, yan na po yung direksyon ng papuntang General Santos City. So sa mga taga Koronadal dyan na matagal na hindi nakauwi, so yung crossing na dinaanan natin kanina, meron na po yung traffic light doon. So ngayon, approaching tayo ng Gaisano. So dito ko naman i-drop si Mrs. Ayan po. So sa mga taga Koronadal dyan, no, at sa mga taga South Cotabato at mga karatig na probinsya, dito po ang office ng Social Security System sa Gaisano Grand of Koronadal. Nasa second floor po sila. Meron din po ditong Land Bank of Koronadal, at saka nandito din po yung opisina ng LTO. So pwede kayo maka-renew ng inyong driver's license dito sa LTO. So ngayon, mga ma'am and sir, pabalik na ako ng highway kasi papunta na rin ako ng office. So sa lahat po ng nakapanood, no, hanggang dito na po siya ng aming video, sana po ay
nag-enjoy po kayo, no, sa pagpanood nitong aming video, at saka sana ay may natutunan din kayo about po sa mga traffic rules and regulations natin, lalo na ngayon yung binigay natin kaalaman kanina about sa pagmaneho ng motor. So ngayon po ay nandito tayo sa may intersection. Dito po yan sa harap ng school ni Sophia. Dito po sa may Notre Dame of Marble University Integrated Basic Education. Ito po yung school ng NDMU from kinder to senior high school. So sa mga taga Koronadal dyan na nanonood, ayan po, ito na po yung itsura ng Marble, no? Kasi sa mga taga Koronadal, yung tawag talaga namin dito sa pinakasentro ng lungsod ay Marble. Kaya dito din po hango yung Diocese of Marble, na kung saan ang coverage po ng Diocese of Marble ng Simbahang Katoliko ay mula dito sa South Cotabato hanggang sa General Santos City at Sarangani Province. So approaching naman po tayo sa another traffic light, no? So sa mga taga Marble dyan, ito po yung pangalawang traffic light dito sa may intersection ng Arellano at General Santos Drive sa may dating Marbella Plaza Hotel. So ito po yung, actually ito po yung dalawa sa unang traffic light, itong dito at saka yung sa harap ng ACC. So ayan po yung motorcycle na nag-overtake sa atin, tatlo po yung karga niya. So may driver at saka dalawang back rider. So if ever na may LTO po, pwede po yan siyang parahin at bigyan ng ticket, no, for violation. So sa kaalaman din ng mga taga Marble dyan na nanonood, sa ngayon po ay may upcoming na mga traffic light na na-install na, no. Soon ay mag-ooperate na within this year yung nandoon sa may simbahan. Pagkatapos doon din po sa harap ng New City Hall. So ikabit na rin 'yon, tapos yung nasa Protect, bagong kapit lang din yon ngayong taon na, siguro mga January lang po yun siya naging operational. So ayan naman po, meron namang nakita tayo nakamotor na nakatsinelas. So sa ngayon ay nandito na tayo sa may Alunan Avenue. So malaking improvement din po yung nangyari dito sa may Alunan Avenue, kasi yung gilid ng kalsada as part of the road beautification, meron na po yung mga tanim na mga halaman dyan, no? So medyo maganda na rin tingnan. At saka yung dati nating sidewalk, naka-bricks na rin po yan. So nandito na ako sa office namin, guys. Papasok na ako ngayon. So maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo at the same time natuto din po, no, sa naibahagi nating kaalaman about our traffic rules and regulations. So maraming salamat po. Hanggang sa muli sa susunod namin na video. God bless po.